Ang sabi mo, ihahatid mo lang yung bata rito. Abay, isang linggo ka nang hindi umuwi. Eh, paano naman ate? Nalaman ko na naghahanap pala sila ng janitor dito. Kaya namasukan na ako. Ako, Father, eh paano namang may kukuha kay Alice? Eh mukha namang ayaw ipaampun ni Ipe. Baka naghahantay pa sila ng mayaman na mabibigyan. Doray, nagkakasala ka na sinasabi mo yan. Buti patawagin mo sila at kausapin ko. Ipe! Sagot ka kami, Storay! Hala! Sanay na ako doon, Gelay! Tawag niyo po ako? Bakit ang tagal mo? Kanina ko palagi niya niya yung tigris. Sariwang bulaklak po. Pinapabigay po ni Tatay. Ano ka ba, Alice? Ba't mo ginawa yun? Tay, di ba po may gusto pa rin yan sa'yo para lumamig yung ulo? Ako hindi, no? Ayun na nga! Doray, pwede bang lumabas ka muna? Yes, Father. Pakipot pa. Gusto rin pala. Iping loves me. Iping loves me. Huwag na ngayon na. Iping loves me. Iping loves me. At anong ginagawa niyo dito? Miss Doray, bakit po kinakausap ni Father si na Alice tsaka po si Mang Iping? Eh, hindi pa po sila paalisin dito? Nako, ewan ko lang ha. Eh, yung dalawang yon, mga sip-sip yon. Pasensya na, Father. Alam mo, wala talagang pasado sa akin doon sa mga gustong mag-ampun dito eh. Hindi naman ako papayag na mapunta siya sa kanila. Ganun ba? Eh, bakit hindi nala ikaw umampun sa kanya? Total naman eh, parang hindi kayo mapaghihiwala eh. Talaga? Sa totoo lang, matagal ko nang gusto yun, Father. Kaya lang, ayaw ko namang masabing mapagsarili ako. Dahil marami pa naman dyan mga magulang na may kaya at maaaring magkup-kup sa batang ito. Tayo naman eh, kunwari ka pa. Alam naman po natin na kahit na anong mangyari at saka kahit na sino dumating dito, hindi pa rin tayo mapapaghiwalay. Mag-ama na kaya tayo. Ito naman si Father. Lagi na lang silang pinagbibigyan. Ewan, hindi ko nga maintindihan. Alam niyo, Miss Doray, kayo po yung hindi namin maintindihan eh. Bakit po ba inis na inis kayo sa kanila? Nakalimutan mo na ba? Bastard kaya kay Tata Iping si Miss Doray? Hoy, hindi ako bastard, no? Oh, umalik na lang kayo sa mga kanta niyo! Bastard pa rin sasasabi niyo. Mapapasagot ko rin niya. By hook or by crook. Iping loves me. Oo nga naman. Bakit pa ako nagkukunwari? Hindi naman talaga ako papayag na mapunta siya sa iba eh. So, okay na tayo. Hindi na ako maghahanap pa ng ibang aampon sa kanya. Pero Father, paano yun? Isa ngayon eh, sagot ng ampunan ng kanyang pag-aaral at saka panirahan dito. Alam ko na, ibawas yun na lang sa sweldo ko. Yung kanyang pang-matrikula at saka ibang mga pangangailangan namin. Ako rin po magtatrabaho. Ako pong bahala dun sa garden tsaka po sa lahat ng mga halaman dito. Para na tayong pamilya dito, hindi na pinag-usapan yung mga bagay na yan. At isa pa, matatanggihan ko ba naman ang pag-aalaga ni Alice sa garden ko? So, ariglado lang lahat? Sino ba itong batang may walis? Sino ba itong si Alice? Si Alice! Bungis-mis! 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 Na nakakahawa! Bungis-mis!
nakatutuwa. Nauuwi sa mga tawanan, dadapuan ka ng kasiyahan. Pakita niyo naman yata ang ginawa ng Ate Alice niyo. Very good, Alice. Gusto ko lahat kayo matutong magtanim. Maganda ang nadudulot nito sa kalikasan. Naintindihan niyo ba ako? Oo! O siya, iwanan ko muna kayo dito. Ay, naku. Nakakainis yun. Nakakatamad kaya yun. Naku, nakakaitim pa ka mo. Naku, nakainis. Correct. Pati ako nadamay, ha? Kung kailan naman nagpapaputi ako. Hadlang talaga sa kaligayahan ko yung alis na yan. Excuse me. Nanonood kami. Hanggang kailan ba tayo sasabay sa trip ng Alice na yan? Ayaw na, ayaw pa naman madudumihan yung kamay ko. Huwag kang mag-alala, makakabawi rin tayo doon. Ay, may pinagpapanood naman ng mga yun. Wala mga kagandagat. Lipat mo. Uy! Nakakatakot naman yan! Bakit? Pangit ah! Bakit kamukha ni Alice? Oo nga, no? Kamukha nga ni Alice. Tingnan mo yun! Kamukha, kamukha! Pangit! Tinan mo pati yung... Kamukha talaga eh. Miss, ay Alice, oh, yung palabas ka pala sa TV, oh. Tinan mo, ikaw na ikaw, oh. Mang ulam ka pala eh. Basakto, ah. Okay. Lipat na! Alam mo, Wendy, dahan-dahan ka sa mga sinasabi mo. Kasi malay mo magkatotoo, di ba? Makalipad ako gamit ang walis. Lagot ka! At saka alam mo, ang mga mangkukulam, may mga kapangyarihan yan. Nakakapagpagalaw sila ng mga gamit. Dahan-dahan kasi kayo sa mga sinasabi niyo kasi masamang magsabi ng masama. Galing mami at ni Alice ah. Simple pero pasok. Tara na! Akala ko sino. Paano mo magkukulang? Magkukulang! Darating siya. Kaya ikaw, maghintay ka rin, ha? Salamat po, ate. Ah, mabuti pa, alam mo? Tara na sa garden. Alam mo, may mga bagong hinog na prutas doon. Ang alam ko sa pagkain, sasaya ka na, eh. Ang pagtatanim, hindi lang yan basta paglalagay ng buto sa lupa. Hindi naman porkit binangkal mo yung lupa, tapos nilagyan mo ng buto, tutubo na. Shim, didigan pa.
Tama, Gelay. Pero dapat doon, inaalagaan mo talaga. Kasi yung iba, iniisip nila na kapag diniligan na, okay na. Alam mo, ibig niyo sabihin? Eh, paano ko ba kayo inaalagaan? Di ba lagi yung kayong kinukumusta? Sinisigurado ko na kumakain kayo ng tama. Ang ibig niyo pong sabihin, kakamusin din namin po sila? Oo naman, at saka walang masama o nakakatawa sa pagkumusta ng mga halaman. Kasi alam mo, ang mga halaman at ang mga bulaklak, may nararamdaman din yan. Natutuwa sila, tuwing kinukumusta sila. Talaga, Alice? Sa tingin mo kaya, aaray sila? No! Huwag niyo naman tinabakan yan! Wendy, huwag naman! Ano hindi? Sige pa, ano pa? Nako! Ano ba ang problema mo? Ang ganda-ganda ng araw, ang init-init ng ulo mo! Tama na! Sino bang hindi init ang ulo? Hindi ka mawala-wala dito. Nananahimik kaming kata, tapos ngayon kailangan namin magtanim dahil sa'yo? Alam mo, Wendy, ang pagtatanim, dapat... Yung galing talaga sa kalooban mo, dapat yung hindi pinipilit. Yung gusto mo talaga. Dapat galing dito. Galing sa puso mo. Kaya pala mamatay yung mga tanim niyo eh. Gusto niyo ba tulungan ko kayo sa pagtatanim? Sige. Simula ngayon, ikaw na mag-aalaga ng mga lupa namin, ha? Anong ibig sabihin nito, Wendy? Narinig ko lahat ang sinabi mo. Alice, Alice, Alice. Alam mo bang napagalitan ako ng dahil sa'yo? Hindi ko naman kasalanan yun, Wendy. Sino may kasalanan? Kami pa? Alam mo ikaw? Ikaw? Pabida ka eh. Lagi na kami nagbumukhang masama ng dahil sa'yo. Girls, yan ang dapat sa'yo. Itawa niyo ako! Oh, bakit? Tatawagin ko lang si Tate Iping at si Father. May away! Away? Ayan! Ano ba? Ano ba? Gelay! Gusto mo ito? Anong ito? Ito ang dapat sa'yo. Ayan kasi putong lupa ka na. Kaya kailan ka? Ano ba? Sumusobra ka na! Oh, sumusobra ka na! Magpapagal! Hindi ko lang! Ano ang nangyayari dito? Alice! Nagkatuwaan lang po kami, Father. Hindi ba, Alice? Balik sa kanya-kanyang kwarto. Nangyayakay, hindi pa tayo tapos. Huwag mo nasasaktan si Gelay. Madapa ka sana. Upo! Ano ka na ba naman, Alice? Magandang araw po. Magandang araw. Ano ka, Alice? Bakit mo nasabi yun? Tignan mo, nadulas tuloy yung tao. Oo nga po, Tay. Nakakatawa po yung dulos niya. Tay, hindi ko naman po kasi kasalanan yun. Bigla na lang po yung nangyari. Kahit na. Siguro kailan, mag-iingat ka doon sa mga sinasabi mo. Hindi naman tama yun, oh. Tay, wala ka po bang naaalalang okasyon na malapit nang mangyari? Ano kaya yun? Yung birthday ko po, di ba po bukas na yun? Bukas na ba yun? Tay naman eh, huwag mo po sabihing nakalimutan mo yun! Anak, paano ko naman makakalimutan yun? Eh di ba, sa nakarang 10 taon, tuwing darating yung petsa na yan, iiyak ka ng iyak? Ako nga po, Tay. Di ba po, sabi mo, ayon sa kasabihan, iyak ako ng iyak kasi naalala ko ng mga magulang ko. Ang tunay kong magulang. E ano na po kaya nangyari ng mga nakaraang taon? Naalala pa kaya nila ako? Mabuti pa, anak. Huwag mo na isipin yun.
Isipin mo na lang kung anong gusto mo bukas sa birthday mo. Alam ko naman meron kang special na hihilingin eh. Ikaw naman, Alice. Sa lahat ng hihilingin mo, ito pa. Hindi ko ba nahiya kay Father? Okay lang yon. Maganda ngayon naisip ni Alice eh. Nang sa ganon, matutunan ng mga bata ang kahalagahan ng pagtatanim ng puno sa gubat. Matagal ko na nga po itong pinaplano, Father eh. Buti na lang po pumayag kayo. Salamat po ha. Wala nga naman. Saan ba tayo magtatanim niya? Dito po. Ito na yun. Oh, halika. Simulan na natin. Tara, 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 tara. Ang dami tanim. Ate Alice, happy birthday, ah. Salamat, Gelay. Alam mo, hindi nga ako makapaniwala na 16 na taon na ako, eh. Parang nabuhay ang katawang tao ko. Saan kayo pupunta? Po, ha, magtatanim po. Tama-tama, ito yung seedlings nyo. Po. O, ikaw rin. Ha? Sige, simulan nyo na. Ang mga halaman at bulaklak, ginawa yan ni Papa Jesus. Ginawa na yan para meron tayong makain, para meron tayong maisuot, para meron tayong tirhan, at saka para meron tayong gamot kapag may sakit tayo. Kahit po sa ngipin, meron? Oo naman, yung dahon ng balanoy. Yung dahon noon, ilalaga lang tapos ipangmumumog. Tapos okay na, mawala na yung sakit ng ngipin mo. Huwag kang mag-alala, kapag uwi natin, gagawin natin yan, ha? Sige po. Tara, papa tayo ng ano. Sige-sige naman ang party mo, Ate Alice. Kaya lang, walang mga lobo. Di ba po birthday, dapat may lobo? Eh, yung mga bulaklak. Yun na yung lobo natin kasi at least yun. Maganda na, mabango pa at saka gawa pa ni Papa Jesus. Oo nga, no. Okay nga po itong party niyo eh. Dadainin po tayo para dumami yung mga puno. Para maiwasan po natin mabaha. Aba, natututo ka na rin, Gelay, ha? Siyempre, Ate Alice, lalo mo kayang sinasabi sa amin. Pero bakit ka mahilig sa halaman, Ate Alice? Ang naaalala ko lang, kasi dati, mahilig kong tulungan si Tatay Iping sa pagdidilig. Tapos, tuwing tinutulungan ko siya, napapangiti ako. Naku, Alice! Pwede ba pumasok ka na? At baka marumiyan ka lang dyan. Mamaya, magalit pa sa'yo si Doray. Hindi po, Tay. Tinutulungan ko lang po kayo para matapos na po kayo agad. Sige. Bilis-bilisan mo. Sige, unahin mo na yan. Ayan, malapit ka nang bumukas. Excited na ako. Kayo rin. Sana lumaki na kayo. Kasi pakiramdam ko, tuwing tinutulungan ko yung mga halaman, tuwing inaalagaan ko sila, pakiramdam ko napapasaya ko sila. Hindi kaya hindi na rin mga tuloy mong magulang, Ate Alice? O kaya magsasaka? Ano ka ba, Ivan? Mga halaman tinatanim na Ate Alice, hindi palay. Pero baka nga hardinero din sila. Halaman naman din na palay ah. Kahit na. Baka nga naman hardinero din sila.
o kaya magsasaka. Kaya lang, di ko alam eh. Alam niya, tuwing birthday ko. Lagi ko iniisip kung nasa na sila. Kung ano kayang ginagawa nila. Kung ano kayang itsura nila. Lagi ko iniisip kung sinong kapukha ko. Si tatay kaya o si nanay. Ano kaya hilig nila, no? Mahilig din kaya sila sa halaman. Alam nyo, yun yung mga tanong na matagal ko ng tanong kaya lang hanggang ngayon hindi pa rin nasasagot. Pero buti na lang nandiyan si Tatay Ipeng. Siya na yung tumayong nanay at tatay ko. Lahat ng mga tanong ko, siya yung nakasagot. Tuwing nangungulila ako sa mga magulang ko, siya lang yung tinatakbuhan ko. Isang yakap niya lang, okay na ako. Yung mahigpit na mahigpit. Hindi ko nga alam kung makikita ko pa yung mga magulang ko ulit eh. Oh, handa na lahat. Halika, Alice. Maligaya ang bati. Mag-wish ka muna. Halika, mga bata. Handa na. Halika yun. Oh, isipin mo muna yung wish mo, ha? Para pag blow mo yan, talagang magkakatotoo. Yan. Oh, wish mo na, wish mo na. Sabi sa'yo utos. Ako ayos-ayusin nga ni Chakunde. Alis kami, lalayasan namin kayo. Mm-hmm. Ay sige, pag bumalik yung kapangyarihan niya, patay kayo. Pati mga halamang walang kamalay-malay, sinasaktan niyo? Masira sana yung mga damit niyo, magkapunit-punit gaya ng mga tinapak-tapakan yung halaman. Bumalik na sa dating anyo ang kamay ko. Ang kapangyarihang naramdaman ko, ang makakapagpabalik ng dati kong anyo. Sino man ang babae niyo, siya ang magiging susi ko. Oh, ano nangyari sa inyo? Si Alice po. Si Alice po, may kasalanan. Bakit po kami nagkaganito? Hoy! Alam ko. Ah! 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 Ah!